What's up, Positivo people? Not just Positivo. Welcome to all Masasayang people. Positivo means positive, and Masasayang people means a happy people out there watching, clicking Mahal Buhay. What's going on Mahal Buhay channel? Actually, I love reading the love letters. So I have those senders sending their love letter, and it's really my pleasure to read this love letter on my YouTube channel. Is not just like they're looking for advice, they just want to share their experience. So it's really my pleasure to do this kind of content on YouTube channel. So bear with me to all the people out there who don't speak and understand my language, which is from Philippines. It's Tagalog. Maybe you can learn a little bit Tagalog, right? So I hope you guys stay, and I really hope you guys have a blessed day today, and not just today, and it's every day. Thank you for being here. Today, I'm going to read a love letter from heart from Miss May. So let's see what's Miss May love letter. And before anything else, this love letter is written by people from Philippines. So mostly this is Tagalog. So bear with me, and I hope you guys forgive me. And of course, I hope you guys stay. So let's see. Let's begin this love letter. Dear mahal kong nanay, ang aking ina ay may tuturing na isang dakilang ina sa kabila ng hirap ng buhay na nararanasan namin noon. Nabuhay niya kaming 10 magkakapatid, ako po ang bunso. Ang aking ama ay isang sundalo, at pag wala siyang duty, na extra po siya sa pamamasada ng tricycle. Subalit may bisyo ang aking ama, pag-iinom. Sa tuwing uuwi siya ng bahay na lasing, kanya-kanya na kaming takbo at tagong magkakapatid. Kasi malayo pa lang nagpapaputok na siya ng baril. Sinasaktan niya rin ang aking ina sa kabila nito, hindi siya iniwan ng aking ina na naglalabandera. Tanda ko pa po nung bata ako, maliit na kubo lang bahay namin. Wala kami kuryente, at pag nakikinood kami ng TV, tinataas lang namin pawid ang bubong. At nakikisilip kami sa bintana ng kapitbahay. Ang inaabangan namin noon, Talia Maria Mercedes. Tapos, pagbaba namin ng pawid, ulingin mga mukha namin. Masaya pa kami noon kahit mahirap ang buhay. Pero habang lumalaki ang mga kapatid kong lalaki, namana nila ang pagiging stricto ng aking ama at pananakit. Naranasan kong ang paglabas pa lang ng school, diretso uwi sa bahay. Hindi pwede yung mga kapitbahay, kaya minsan nangangapitbahay ako pag uwi ko, nasapak ako ng bongga ng kuya ko. Bawal din ako mag-short, kaming apat na Maria, bawal kami mag-short. Nakasaya kami. Pati pagkain namin, inuurasan nila. Pero nung nagkolehiyo ako, hindi na nila ako basta mapakailaman. Ang inay ko takot din po sa mga kuya ko kasi puro baril, hawak. Hanggang sa maaksidente tatay ko sa tricycle ng 50-50 siya sa hospital. Yung tatay niya na sundalo, nag 50-50 sa hospital. Sa 10 magkakapatid, ako talagang bunso lang ang nagbabantay na kasama ng aking ina. Malaki ang sama ng loob ng mga kapatid ko sa aking ama dati. Pero kahit ganon, ang aking ama, responsable pa din siya kapag uuwi siya. May dala siyang ulam, at syempre, nabuhay niya kaming 10. Kaya saludo pa rin ako sa kanya. Habang nasa hospital ang aking ama, nagtuturuan ang mga panganay kong kapatid sino magbabayad sa hospital at pag namatay sino magpapaburol.
rinig ko lahat yon. Tandang-tanda ko niya malalim ang sama ng loob ko sa kanila hanggang sa nalagutan ng hininga ang aking ama. Nalagutan ng aking ama sa mga kamay ko mismo, kami lang dalawa sa kwarto. Lumabas ang nanay ko kasi hindi niya kaya. Ako lang naiwan sa kwarto kung saan naghihingalo ang aking ama. Sinubukan ko pa siya CPR pero nawala siya sa kamay ko. Yung time na yon, naging malinaw na sa akin ang bawat ugali ng aking mga kapatid. Sa burol ng aking ama, tuloy pagtatalo nila, may isa pa nga sa asawa ng aking kapatid na lalaki nagkomento, ibalot na lang daw sa banig ang aking ama at ipaanod sa ilog para wala ng magastusan. Pati ang aking ina, hindi kinaya, na stroke po siya sa ngayon, padalawang stroke na niya at diabetic din siya. Nagtuturo po siya ng insulin. Nalulungkot lamang po ako kasi simula nag-pandemic, hindi ko na nabisita ang aking ina. Medyo malayo po kasi yung lugar namin sa kanya. Mag-isa na lang siya sa bahay at dinadalaw lang minsan ng mga apo. Pag may extra po akong pera, napapanalunan sa mga pagsali sa live, sa mga pag-game, sa Facebook, pinapadala ko po sa aking ina. Pambili niya ng gamot at insulin. Yun lang po kaya ko maitulong kasi po wala po ako work ngayon at nagtuturo po ako ng pag-aaral sa aking anak. Simula noong nagkanak ako, tsaka naging malinaw sa akin lahat ng naging sakripisyo ng aking ina para lang mapalaki kami, 10 magkakapatid. Saludo ako sa aking ina, kaya nanay, kung naririnig mo po ito, pasensya na po at hindi ko kaya kayo agad madalaw dyan. Kasi yun, ipapamasahe ko po, ipapadala ko na lang pambili nyo po ng pagkain at gamot. At kung gusto po ko po dumalaw, gusto ko po may madadala ako sa inyo na groceries at may maiiwan na pera. Mahal na mahal kita, Nay. Alam ko lahat ng sakripisyo mo po para sa amin. Kung wala mang pakialam ang iba kong kapatid sa akin, hindi kita nalilimutan. Yaan mo, Nay, gagalingan ko pa pagsali sa mga palaro, parapol at live para sa'yo. Para may maibigay ako sa iyo kasi ang kinikita ng asawa ko halos pambili lang po namin ng pagkain sa araw-araw. Tapos nangungupahan lang po kami. I miss you so much, Nay. Sana soon po makaipon ako at madalang kita dyan ng grocery. Brown rice at oatmeal. Madami na po bawal sa iyo eh. Pag-iipunan ko pa rin, Nay. Gustuhin man kita kuhanin dyan, ayaw mo po naman sumama sa akin kasi katwiran mo po masanay ka dyan sa bahay mo at hindi mo na kaya magbiyahe ng malayo. Okay lang, Nay. Soon po, alam ko hindi tayo pababayaan ni God. Kapit lang, Nay. Palakasin mo po sarili mo para sa akin, sa aming ng mga apo mo. Huwag ka na magpaka-stress at mag-isip pa ng iba. Focus ka na lang sa pagpapagaling mo. I love you, Nay. At sa inyo po, mahal buhay, maraming salamat dahil habang ginagawa ko po ang liham na ito, unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Nabawasan yung bigat sa dibdib ko, nakakatuwa po at nakakapag-share ako sa inyo ng istorya ng aking pamilya. Malaking bagay po ito emotionally sa akin kasi hindi po ako nakakapag-share basta sa ibang tao. Kinikim-kim ko lang po lahat ng galit at sama ng loob. Hindi mo po basta makikita sa mukha ko kasi masayahin po ako. Pero deep inside, malungkot po ako. Salamat, naiyak na ako while doing this. Sa lahat ng member ng Just Do It at sa'yo, mahal buhay, salamat po. Sa'yo, Mary, o Mary May. Kasi wala kang code name, so I can just say Mary May. Welcome, Mary May, sa batch 4. Before anything else, sobra akong na-touch. Medyo yung sulat mo,
siguro medyo nabubulol-bulol lang ako. So, pasensya naman. But anyway, Mary May, ganun naman talaga ang masasayahing tao. Deep inside, meron silang kalungkutan. And appear tayo dyan. Pero kasi nasa pagdadala lang yan, di ba? Yung kalungkutan ko man, napakasimple lang. Kaya sobrang natouch ako dahil akala ko yung mga aganap ko sa buhay is napakalaki na. Nakakatulong yung mga sender na iparealize sa akin na mas may mga tao dyan na mas mabigat pala ang nararanasan nila ngayon sa kanilang buhay. So, kanya-kanya man tayong ganap o may nagpapalungkot sa ating buhay ngayon, kailangan lang naman natin na magpatibay ng loob. Kanya-kanyang tibay ng loob lang yan. Paano natin dalhin ang ating mga problema at kalungkutan? Una sa lahat, 10 kayong magkakapatid. Sa 10 magkakapatid, talagang rambulan yan. Rambulan sa mga ugali nila kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong ugali. Imaginin mo, 10 kayo. Sabay-sabay kayong lumaki, for sure. May mga kuya ka. So, sabi mo, 4 kayong Maria. So, yung kuya mo is 6. Imagine ang 6 na lalaki. Talagang mahirap siguro na magkaroon ng maraming lalaking kapatid. Ako ay pang-4, 3 yung ate ko. So, yung dalawang kapatid is nandoon sa nakakabata. So, medyo hindi ko nararanasan yung nararanasan mo, Mary May. Pero masasabi ko lang, parang ang naging experience mo sa iyong pamilya dahil ikaw ay bunso, talagang nakita mo lahat. Ng ugali ng kuya mo, from the eldest to pang-siyam. Di ba? Kanya-kanyang ugali. Walang magkapareha. So, nasa sayo lahat. Para bang yung experience mo na magkaroon ng maraming kapatid, parang sa sulat mo, hindi naging ganong maganda. Di ba? Hindi ko sinasabi na talagang sobrang hindi naman maganda yung experience mo. Ibig ko sabihin, dahil sobrang naging estricto yung mga kapatid mo, yung tatay mo may bisyo, nagiinom, tapos yung mga kapatid mo parang nakuha pa yung ugali ng tatay mo. So, talagang parang sorry naman sa word na gagamitin ko, pero parang hindi ka naging masaya sa piling ng mga kapatid mo. Siguro meron, hindi naman lahat, kasi minsan lang tayo maging bata eh. Minsan lang tayo maging bata na hinahanap natin na kahit sandali, yung parabang malaya ka. Yes, bata ka nga. Pero yung tipong pagkatiwalaan ka ng kuya mo at saka yung magulang mo na makipaglaro sa iba, na mag-enjoy ka, parang yung naging experience mo, parang hindi mo na experience yung pagiging magkaroon ng freedom na magkaroon ka ng gusto ko lumabas makipaglaro kasi nandyan yung 6 mong kuya o yung 6 mong kapatid na lalaki. So, nagdaan na yon. So, kailangan lang nating unti-unting matutunan na alisin yung mga bigat na nandyan sa puso natin. Lahat tayo ay merong tayong karanasan nung bata tayo. Ang pagkakaiba lang natin, kasi talagang laki akong palo, kahit pinapalo ako, kahit na estricta yung nanay at tatay ko, talagang lalabas ako. Mm-hmm. Tapos talagang ang dami kong mga pantal-pantal na sinturon at kurot at dugo. Totoo talaga yan. So, pero natutunan kong alisin yung sama ng loob. Parang ganito lang yon. I remember those experience, pero I'm not embracing it. Yung parang ganon, di ba? Kasi experience natin yun eh. Yung parang in order to feel happy and light, kasi yun yung nagpapabigat sa dibdib mo, unti-unti mong alisin at siguro unti-unti mong patawarin yung mga nagpapabigat sa'yo, yung mga karanasan mo sa pagiging
estricto ng kuya mo at saka naranasan mo na talagang parang ikaw lang ang nandoon nung nagkasakit yung tatay mo, na ang dami nyo naman pero parang ikaw lang. So, dala-dala mo yan hanggang ngayon. Kaya siguro kahit masaya man ang alam mo, masaya man ang mukha mo sa labas ng tao, pero this deep inside napakalungkot, napakabigat. So ang mapapayo ko sa iyo, Mary May, para maging masaya at maging light ka, kasi I feel you talaga. Kailangan mong patawarin yung mga kuya mo. Yung talagang parang nagdaan na yon, kailangan ang mas aanhin ko, yung mas yayakapin ko, hindi yung galit kahapon, pero yung yayakapin ko kung ano ang meron ako ngayon, which is yung anak mo, yung may sarili kang pamilya, yung dating masasamang experience, yung maraming disappointment sa pamilya mo, yung pagiging stricto ng tatay mo, ng kuya mo, unti-unti mong alisin yan para kapag ma-share mo sa iyong sariling anak, hindi mo gagaya yung mga nangyari sa iyo nung bata pa. 'Di ba? Yung parabang may sarili ka ng anak eh. Yung parabang yung pagiging estricto nila, parang yun yung guide mo para hindi gawin sa sarili mong anak. Yun kasi ang naging guide ko sa aking anak. Hanggang ngayon, never pa silang nakatikim ng kurot o palo. Pero lagi ko namang ginagamitan ng salita lang. Salita na may hinahon at ipaunawa. Bakit tayo nagagalit sa kanila, 'di ba? So yun naman dapat talaga sa ating mga magulang, kasi sila ay napaka bata pa, hindi nila kaya yung lakas natin. So sa mga magulang diyan na talagang konting pagkakamali lang ng mga anak, talagang nabubuhatan nila, sana po matuto tayong turuan yung sarili natin na mag-control, na huwag gamitan ng lakas ang ating mga anak, kasi malakas na tayo eh. Sila baby pa, tsaka talagang bata pa sila. So sana kausapin nyo lang, huwag kayo ganong estricto sa naranasan ni Mary May, kaya feel na feel ko, kaya parang ngayon humaba yung aking payo. So seriously, Mary May, sana makita mo ang iyong nanay for sure. Sa kwento mo, yung buong pagmamahal mo, yung buong experience mo ng love, parang nandun lahat sa nanay mo. Iniidolo mo yung nanay mo. Napaka mapagmahal, talagang matyaga siya sa tatay mo, na kahit na sinasaktan, nananakit yung tatay mo, nandyan pa rin siya. Pinapakita niya na talagang alang-alang sa 10 anak ko, titiisin ko yung mga sakit, yung bisyo ng asawa niya, ng tatay mo, para lang sa inyong mga anak. So, sa'yo nanay, sa nanay ni Mary May, sana po gumaling kayo dyan, at kayo po ay masasabi kong dakilang ina. Kasi po, bakit kayo naging dakila? Sana nanonood kayo ngayon. Kasi po, kapag ka nanay ka na, wala kang iisipin, hindi mo naisipin yung sarili mo eh, kundi yung kapakanan ng mga anak mo, kundi yung kapakanan na magkaroon ng buong pamilya. So, hindi man ako pabor na talagang nandoon pa rin kayo kahit na sinasaktan kayo, nakikisama, kasi iba po tayo ng pananaw. Pero masasabi ko lang, sa 10 niyong anak, alam ko marami kayong tiniis. So, dakilang nanay kayo, kasi marunong kayong magtiis. Magtiis sa hirap, magtiis sa ugali ng asawa nyo, at magtiis sa iba't ibang ugali ng 10 anak nyo. Sana po, sa 10 anak nyo dyan, sana may nakikinig sa akin, which is isa na si Mary May. Alam ko may dahilan si Mary May kung bakit mahirap niya kayo makita sa ngayon. Dahil nga sa kwento niya, ang ipamamasahe niya, ibibili niya na lang po sa inyo ng insulin. So, mahirap man ang buhay, pagdadasal natin na sana po magkaroon pa ng maraming blessing si Mary May. Kayo din po dyan, mabigyan kayo ng blessing ng Panginoon, ng magandang pangangatawan.
At sana, ang dalangin ko na sana makita kayo ni Mary May. Very soon, bunso, napaka-sweet. Yun ang pinaka-last na talagang yakap-yakap. Talagang papapakin ka ng halik ng nanay mo. Kasi yun yung bunso ko. Baby ko pa rin. Kaya I really feel you. Relate na relate ako sa kwento mo, Mary May, pera yung baril-baril. Walang baril-baril yung tatay ko. At kahit ganun yung tatay ko, sobrang mahal niya kaming limang babaeng anak niya at dalawang anak niyang lalaki. So, my dad is one of our hero. Hindi man perfecto, pero talagang mahal na mahal ko rin yung aking tatay. So, sa lahat ng nanonood ngayon, na mahal-mahal nila ang kanilang tatay, pagpatuloy nyo lang po yan kasi nag-iisa lang ang ating tatay at ang ating nanay. So, mahalin natin ang ating mga magulang no matter what. Diba? Ibang usapan yung ibang mga magulang na parang hindi naman nila minamahal ang kanilang anak. So, ibang usapan po yun. Pero ang mga magulang na nandiyan, na katulad ng sinabi mo, responsable naman yung iyong tatay. Kahit ganon, talagang hindi niya kayo pinapabayaan na magutom. So, sa ibang bagay man, talagang meron din naman siyang mabuting naiwan sa inyo. So, yun na lang siguro ang ilagay mo sa isip mo, yung mga mabuting naiwan sa'yo, at siguro palayain mo yung nararamdaman mo, kasi feeling ko ang daming bato dyan sa dibdib mo. Sana unti-unti mo siyang alisin at itapon sa malayong-malayong lugar na hindi mo na siya pwedeng balikan kasi nawala na. O, di ba? May dagat dyan, so itapon mo siya para maging masaya ka at magkaroon ka ng tunay na kaligayahan, di ba? Kasi yun yung nagpapabigat sa atin eh. Yung experience natin noon na hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Na hanggang ngayon, ini-embrace pa rin natin o niyayakap natin. Yun ang nagpapapigil sa atin para maging masaya tayo. So talagang mapapayo ko sa'yo, Mary May, na sana magkaroon ka ng peace of mind or the new Mary May. The new Mary May na pinatawad niya na lahat na nakapagbigay sa kanya ng masamang loob. O di ba? Ano man ang naging experience mo sa mga kapatid mo, sa kuya mo, sa tatay mo o nung kabataan ka, patawarin mo yung mga nagkasala sa'yo para magkaroon ka ng matiwasay at magaan na pamumuhay. So, ang dalangin ko sa'yo, Mary May, na sana maging masaya ka at marami ka pang mapanalunan ng mga games. Thank you. It's our really pleasure na isa ka o bagong member ng Just Do It. Ikaw ay nagpapasaya din sa amin. At yun nga, sana manalo ka ng bonggang-bongga sa maraming games. Now, I know bakit talagang super active ka para pala yun sa iyong nanay. So, sobrang touch ako, Mary May. I will keep you in my mind. Thank you so much for sharing your love letter for your mama. Sana mapanood niya to sa iyo po, nanay. Nanay ni Mary May. Sana po gumaling na kayo. Dadalangin po namin kayo na sana po pagalingin kayo ng Panginoon at bigyan pa ng kalakasan at maraming taon. At sana po magkita kayo pretty soon ni Mary May, ang inyong bunsoy. So thank you so much again. Thank you to everyone out there having a patient watching the one and only Mahal Buhay again. Thank you, and I'll see you around. Bye!